Nakatutok po ang buong puwersa ng GMA Integrated News sa mga pinakasariwang balita at impormasyon habang papalapit ang Pasko. Maghahatid ng latest sa Paranaque Integrated Terminal Exchange si Joseph Morong. May update din po tayo mula kay Oscar Oida sa Manila North Port. At apat na araw bago magpasko, presyo ng mga pang Noche Buena ang ihahatid ni Tina Panganiban Perez. Unahin na po natin ang sitwasyon sa PITX ngayong bisperas ng Long Christmas Weekend. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph! Traffic on, ituloy-tuloy nga ang pagdagsa ng ating mga kababayan na pumupunta dito sa PITX para umuwi sa kani-kanilang mga probinsya ngayong Pasko. Malapit na at sana all nakakauwi agad. Nag-inspeksyon dito si MMDA General Manager Police Colonel, Retired Police Colonel Procopio Lipana para tingnan ang seguridad na nakalatag sa terminal. Tiningnan din ang sitwasyon ng mga ilang mga bus drivers at ang daloy ng mga pasahero. Kasama nila sa inspeksyon ang DILG at PNP. Tiningnan din ang terminal ng mga bus carousel kung saan sumasakay yung mga papasok naman, yung mga galing nga probinsya, dumating dito sa PITX at papasok naman ng Metro Manila. Ayon kay General Manager Lipana, nakukulangan siya dun sa nakalatag na seguridad sa terminal. At samantala, papayagan naman ng MMDA yung mga provincial bus na pumasok sa Metro Manila simula December 22, alas 10 ng gabi, hanggang Enero 2. Sa mga ordinaryong araw kasi, Rafi Coney, ay bawal magsakay at magbaba sa loob ng Metro Manila ang mga provincial bus. Ayon sa PITX, ay nakapagtala sila ng 121,000 ng mga pasahero na dumating dito kahapon. At para po doon sa mga pabikol, medyo yun daw pong mga aircon na mga bus papunta ng Bicol ay wala na. Fully booked na yan simula pa kahapon. At meron na lamang yung mga ordinary bus na papunta ng Bicol. Narito ang pahayag ni Ms. Colleen Calbasa ng PITX. Meron po tayong dagdag na bus, pero hindi na po ma-assure na aircon po yung madadagdag. Yes. Wala na ang Bicol. Yeah. Yes. Ordinary meron na. Rafi Coney, bigyan natin kayo ng pinakasariwang sitwasyon dito sa PITX. Dito, yan, matindi yung ginagawang inspeksyon kasi labo-labo na yung pumupunta dito, yung mga luluwas. At syempre dito rin sumasakay yung mga papunta naman at kukuha ng EDSA bus carousel. Ayon dito sa PITX, Coney, Rafi, ang sabi sa atin kasi yung dagsa is 22 hanggang 24. Pero ang pinaka-peak pala talaga niyan ay sa December 26 dahil yung ating mga kababayan tapos na Pasko, babalik na sa kanilang mga trabaho. Nung last year, December 26 din, 2023, ay nakapagtala sila ng 191,000 ng mga pasahero. Yan ay malapit na doon sa capacity ng PITX na 200,000. So, sa ngayon, may mga ilan tayong mga kababayan dito. Medyo maluwag pa. Ang tendency kasi dito sa PITX sa hapon nagsasabay-sabay yung mga pasahero. Itong mga to, papunta yan ng Quezon at saka sa Batangas. So kung ngayon kayo babiyahe, medyo mas maluwag pa ng konti. Pero sa hapon po, magbaon na po kayo ng konting pasensya dahil magsasabay-sabay na kayo na uuwi sa inyo-inyong mga probinsya mula rito sa PITX. Rafi Coney? Yes, Joseph, kanina nabanggit mo na nakukulangan nga sa seguridad, ano, si General Lipana. Ano ang magiging immediate action ng ating pamunuan naman ng PITX tungkol dyan? Ayon sa PITX ay may nakipag-ugnayan naman daw sila sa pulisya, sa Paranaque Police at magdadagdag sila ng pwersa dito sa PITX dahil nga yung bulk ay nasa nilang darating ngayong Friday at hanggang sa 24 bisperas ng Pasko. So magdadagdag sila dahil nga nakita nitong si MMDA General Manager Lipana na medyo maluwag ng konti yung ipinapatubad na seguridad at ayaw naman nila na magpakampante dahil alam natin na medyo naka-red alert din naman yung PNP, so kailangan sabayan yung latag ng seguridad dito sa PITX dun sa start alert status ng PNP, Connie. Alright, tama ba December 26, 2023 yung sinasabi kanina o 2022?
ang yung peak yung sinasabi mo, ang kasi ang laging sinasabi natin sa PTEX ay yung peak na pinaka-peak na inaasahan nila ay sa 26 dahil nakauwi na yung mga kababayan natin at babalik na yan ng ibig sabihin tapos na sila magpasko at uuwi na sila sa Manila para magtrabaho ulit. Ganun din yung nangyari last year. This week medyo spread out na eh. Yung iba kasi wala nang pasok sa eskwela, nakapag-leave ng mas maaga dahil nga long weekend yung 25-26. So, kumbaga, instead na maipon sa dalawa, isang araw, medyo may mga chances sila na mas maaga makauwi sa kanilang mga probinsya. So, spread out. But yung mga uuwi, babalik, ibig sabihin, sa Metro Manila, yan yung magsasabay-sabay. Alright, mas malinaw na. Thank you very much, Joseph Morong.